nakakahanga ka talaga dahil sa dulo may pakiramdam na hindi manipis na nobela yung binasa mo. Parang mayroon itong saklaw na pang-epiko. So, paano nangyari yon? Paano nagawa yon ng nobelista? Siguro dahil doon sa matalino niyang paghahabi ng kanyang foregrounded narrative at yung kanyang background na naratibo. Sa paraan na parehong mayroong urgency. No? May foreground, may background, pero may pakiramdam din na multi-narrative ito. Bagaman maliwanag na yung konkreto at yung solidong kwento niya ay tungkol doon sa pagtuklas doon sa makina ni Mang Turing na tinatawag na El Cocodrilo, na sinasabing maaring isa sa pinaka-importanting tuklas ng siglo, dahil maari ito talagang makatulong para sa revolusyon o maaring magamit laban sa revolusyon. Kaya kinakailangan siyang matagpuan ng pangunahing tauhan, pero yung suspense, mystery nito na tumatakbo yung kwento doon sa pagkawala din at pagnakaw ng El Crocodilio. So, yun yung parang manipis ano na foregrounded na naratibo. Pero sa background nito, ang dami-dami niyang mga bagay na pinag-usapan. So, bukod doon sa kasaysayan ng Pilipinas, ano, bukod doon sa mga kamag-anak ng pangunahing tauhan na naiwan sa Pilipinas, dahil yung pangunahing tauhan ay nasa isang sitwasyon na parang kay Rizal. At sa una pa nga ay mapagkakama lang siya si Rizal na isang ilustrado na nasa isang dayuhang bansa para magliwaliw, maglakbay, mag-aral. Pero malalaman natin din na hindi siya si Rizal. Mayroon siyang ibang pangalan na kinakailangan din siguro na matuklasan sa pamamagitan din ng larong sungka. Yung sungka din ay ginamit na pangunahing trope doon sa buong kwento. Ngayon, pagdating pa rin doon sa struktura, bukod doon sa malawak yung kanyang sinasaklaw, siguro may kinalaman pa rin doon sa lawak na yon ay yung dami ng mga source na kanyang ginamit para mabuo yung kanyang may pagkakomplikadong struktura. Halimbawa dito ang pagsangguni niya dun sa isang aklat tungkol sa pag-aaral sa mga kuto at parasito. At mula doon hanggang doon sa hinggil sa digmaan ni von Clausewitz. So talagang matalino yung nobela dahil matalino yung kanyang sanggunian, pero hindi siya nagtutunog pedantic. Dahil mahusay din yung pagkaka-set up niya na sa simula't simula, matalino o matatalino ang mga tauhan na ginamit niya doon sa kanyang nobela. At titingin ko hindi siguro lahat ng nobelista ay may kakayahang maging matalino. Dahil tingin ko, para ka magkaroon ng mga matatalinong tauhan, kinakailangan mismo yung manunulat din, ano, na magpo-portray doon sa talino na yun. Siya mismo ay kinakailangan magkaroon ng ganong klase ng intellectual sharpness. So, ang nobela talaga, sa kanyang pagiging metapiksyon, ano, ay naglalaro dito sa intertextualidad na to. Sa paraan na halimbawa na yung kanyang binanggit na aklat tungkol sa mga kuto, tungkol sa mga parasito, no, yun yung aklat na sa panahon ng tagpuan o setting nung nobela ay imposible pang maisulat. So meron siyang anakronismo na parang nakukumit. Pero sa isang banda, ang talino nung execution nun ay dinaan yung recollection ng libro sa panaginip. So hindi talaga siya nabasa ng taon, napanaginipan siya. So parang napaka-Borgesian na metafiction yun, na napanaginipan ng pangunahing tauhan ng isang librong hindi pa naisusulat sa kanyang panahon, pero posibleng maisulat, ano, sa hinaharap. At tingin ko,
hindi lamang yan firework display ano sa panig ni Ramon Guillermo, kundi napaka-importante nung sandali na yon, dahil yung pagbagsak ng kuto doon sa hayop na gagamitin niyang hose ay mayroong parang 1 in a million na pwedeng chance na maging matagumpay ano yung kuto na ito, ano, at mukhang papunta yon doon sa tema ng nobela, na tumatalakay din sa kung paano napakaraming pwedeng maging move, ano, pwedeng maging galaw sa larong sungka. At doon mismo sa libro ay ipinakita niya, no, yung dami ng galaw na yun. Siguro gumamit siya ng algorithm, ano, para to matagumpay na mailagay dito, no. Pero parang sinasabi din niya na parang ganun din siguro ang revolusyon, o sa pangkalahatan ang pakikipaglaban natin para sa ating prinsipyo, na kahit napakaliit lang noong chance na tayo ay manalo, subalit dahil ito ay ginagawa natin sa ngalan ng prinsipyo, kinakailangan pa rin nating ilaban, kinakailangan pa rin nating itaya yung gaano man ano kaliit yung pagkataon na yon ng pagtatagumpay.